Welcome back to my channel, guys. AJ here, at welcome din sa ating panibagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para palagi kayong updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. Today's episode, early morning dive tayo. At pagdating dito, ang lakas pala ng current. At wala pa tayong buoy, so walang pahingaan. Pero ayos lang yan, nandito na tayo, kaya just keep swimming. We're here na sa spot, ang daming baitfish, guys. May nakita pala akong isang good size na grouper dyan sa baba, pero madaling nakatago, so I dive down to check it out. Padahan-dahan lang tayo sa pagbaba para hindi yun mabulabog. At nung tinignan ko talaga kung saan siya nakatago, may nakalabas na nguso, kaya double shot. First fish of the day, a good size marbled grouper. Ang ganda na sana ng starting, pero sa lakas ng current, ang layo na nang inabot natin. So I decided to go home. At may nadagdag na isang trevally along the way habang papawi tayo. Pagkatapos ng ilang araw habang humina na yung current, balik na naman tayo sa tubig. Early morning dive tayo ulit, at this time, may dala na tayong buoy para safe. Let's go! Naka-drop barb tayo ngayon para secure talaga yung isda. Pagdating natin dito sa spot, kung pansin nyo, medyo madilim pa yung paligid, pero ang daming baitfish na nakaangat. I'm sure may nangahat dyan sa ilalim, kaya nakaka-excite talaga pag gantong mga sitwasyon. Pagkatapos natin mag-warm up dive, diretso na tayo agad sa baba ng ledge. And this is our first fish of the day. Watch this. Tingin ako sa taas, guys, kasi nag-iba yung movement ng mga baitfish at bigla silang nabulabog. Yun pala, may dalawang dogtooth tuna na dito lang dumaan sa baba, at sakto din, nandito tayo. On the right time, on the right place. Yung pinakamalapit yung kinuha natin, guys, kasi mas malaki dito ng konti. First fish of the day, doggy. All right, thank you, fish. Thank you.
first fish of the day, a good size dog to tuna. Dito lang yan natin ilagay sa buoy, guys, kasi lumulutang naman, kaya madali lang yung hilain. May isang king mackerel na dumaan sa ilalim natin, guys, kaya dali-dali akong bumaba. Yun sana yung target natin sa dive na to, pero iba yung sumalubong sa atin. Watch this. Ito siguro yung isang doggy na kasama dun sa unang nahuli natin, kasi andito lang tayo, same spot. Our second fish of the day, another dogtooth tuna. Lagay natin to kasama dun sa unang huli natin. Cheers! Ang daming bait fish ang nagsiyangatan, guys, at biglang nag-vol. A good sign na may mga hat sa kanila dito sa baba, kaya let's dive down and let's see kung ano yung mahuhuli. Pagkalapag natin sa baba, relax lang muna tayo dito. Antayin natin yung pag-ikot ng isda, kasi sa movement na pinapakita ng mga bait fish, I'm sure na may dadaan dito, kaya the waiting game begins. Ito yung sinasabi ko, guys. Sa di kalayuan, may isang king mackerel na papunta dito sa mababaw na part, kaya sasalubungin natin to close the gap. Medyo may kalayuan yung tira natin, pero since naka-drop barb tayo, I'm sure it's a good holding shot, kaya hayaan na lang yan humila at antayin mapagod. Madali lang itong mapagod kasi malaki yung buoy na gamit ko at hila-hila pa niya yung dalawang dog to tunas. Halos quick dive lang tayo ngayon, guys, ha? Our third and last fish of the day, a good size king mackerel. Ayos na to, guys. We had enough, kaya let's go home. Selective at sustainable way of fishing practice ang paiirali natin for future generations to come. Cheers! Alright, that's it! This is our morning catch, guys. Yung first doggy natin, around 7 to 8 kilos siguro. And eto pangalawang doggy naman, nasa 6 to 7. Eto siguro yung magkasama kanina, nakuha natin yung first doggy natin. At eto, kasama na naman sila. Three pelagics, guys. Alright. Pagdating ng hapunan,
lulutuin na ni Madam guys at larang yung gagawin niya ngayon. At eto, hinihiwan niya muna yung mga sangkap at piniprito yung tuna slices. Hinigisan niya muna yung mga sangkap para lalabas yung lasa at aroma. At lalo pa itong sasarap pag maraming kamatis. Ayan. Iiwan lang daw muna yan hanggang sa lumambot yung kamatis at lagyan ng tubig at lagyan ng sinigang mix para may konting asim. You know. Luto na lahat yung pritong isda guys at luto natin yung ilagay sa may sabaw para manunod talaga yung sarap. Finishing touches, dahon ng sibuyas at may perfect combination to guys, tuyo. And that's it for this episode. Thank you for watching. Sana nag-enjoy ka at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. Cheers.